kilalanin natin ang taong gumawa ng pinakamahal na tinapay sa buong mundo na nagkakahalagang 80,000 pesos. Yes, tama ang inyong narinig. 80,000 pesos para sa isang perasong tinapay lamang. Bakit nga ba sobrang mahal ng tinapay na ito? At sino naman ang gumawa? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Sa probinsya ng Malaga sa Southern Spain ay matatagpuan si Juan Manuel Moreno. Siya ang gumawa ng pinakamahal na tinapay sa buong mundo. Nagtatrabaho siya bilang isang head baker at manager sa Pan Pina Bakery. Umabot na sa halos 14 years ang kanyang serbisyo rito. Ang bakery na ito ay itinayo ng mga lolo at lola ng kanyang asawa. Few years ago ay isasara na sana ang bakery na ito. Subalit nag-decide si Juan na i-take over ang business at ito ay i-manage. Hanggang sa dumating ang panahon na siya ay nakaisip na gumawa ng mga kakaibang tinapay. At dito na nga nagsimulang sumikat ang naturang bakery. Isang araw ay nabalitaan ni Juan na mayroong gumawa ng pinakamahal na kape sa buong mundo. At ito ay naibenta. Kaya naisip niya na gumawa rin ng pinakamahal na tinapay. At syempre, alam naman natin na para magiging mahal ang isang bagay, kailangan meron itong halong diamond, gold o di kaya silver. At eto nga ang pumasok sa isip ni Juan. Nagkaroon siya ng ideya na ihalo ang silver at gold sa tinapay. Pero pwede nga ba ito? Ayon sa pananaliksik ni Juan, pwede nga ito. Napag-alaman niya na noong unang panahon sa mga Chinese dynasty ay hinahalo ang silver at gold sa kanilang mga pagkain at medisina. At magpahanggang ngayon ay pinapractice pa rin ng iilan ito. At ayon sa kanya, maganda para sa kalusugan ng tao ang gold kapag ito ay naihalo ng tama sa pagkain. Nag-eksperimento na nag-eksperimento si Juan sa tinapay na ito hanggang sa makuha niya ang tamang sukat. At noong 2020 ay umabot na sa 96 na piraso ang kanyang naibenta. At madalas raw na bumibili sa kanya ay nagmula sa Russia, China at Middle East. Katunayan nga ay mayroong isang prince mula sa Middle East na bumili ng 18 piraso nito. At ang mga tinapay na in-order ay ginamit at kinain sa isang kasalan. Aabot raw sa halos 2 araw ang proseso ng paggawa ng naturang tinapay. At ang naturang bakery na noon ay magsasara na sana, ngayon ay sobrang sikat na hindi lamang sa Espanya kundi sa buong mundo. Ang kwentong ito ay nagpapatunay lamang na hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sa mga bad situation na nangyayari. Dahil malay natin, mayroon palang the best na nag-aantay sa pelikula ng ating buhay. Alam nyo ba na mayroong isang tao sa kasaysayan na sobrang baliw na baliw sa pag-iinom sa kape at umabot sa 47 cups ang kanyang nakukonsume araw-araw? Ito ay walang iba kundi si Honoré de Balzac. At ayon naman sa pag-aaral na inilabas ng DilsonHealth.net, mayroong 1 billion na tao ang umiinom ng kape sa buong mundo. Mas marami pa rin syempre ang hindi umiinom dahil halos 7 billion ang kabuuang populasyon ng Earth. Ayon sa Kao Coffee Mill, ang Finland ang bansang may pinakamaraming tao na umiinom ng kape. At ayon naman sa pag-aaral ng Coffee Direct, ang Brazil ang top producer ng kape sa buong mundo. Pero alam nyo ba na ang pinakamasarap at pinakamahal na kape ay matatagpuan lamang dito sa Pilipinas? Yes, tama ang inyong narinig. Ito ang Kopi Luwak. Bakit nga ba sobrang mahal ng kape na ito? Ito ang civet, isang nocturnal animal na parang isang pusa. Malamang sa malamang ay hindi mo pa nasilayan ang hayop na ito dahil sila lamang ay lumalabas tuwing gabi. Tinatawag itong alamid sa Tagalog, musang sa Ilocano at milo sa Bisaya. At ang hayop na ito ang naging dahilan kung bakit nabuo ang pinakamahal at pinakamasarap na kape sa buong mundo. Ang tae
Yes, tama ang inyong narinig. Pasintabi po sa mga kumakain. Ang dumi ng hayop na ito ang siyang ginagawang kape. Kumakain kasi ang civet ng bunga mula sa puno ng kape at sobrang mapili ito sa kanyang pagkain. Kinukuha lamang niya yung sobrang hinog na bunga. So technically speaking, the moment na dadaan ang isang bunga ng kape sa tiyan ng civets, mag-iiba na ang lasa nito dahil nabawasan na yung kanyang acidity. Kaya ito ay naiiba sa ordinaryong pag-harvest at normal na pag-produce ng mga kape sa buong mundo. Bago sumapit ang dekada 90, ang kaping ito ay matatagpuan lamang at siniserve sa Indonesia. Ito ay kanilang specialty at ginagamit talaga nila ang tae ng isang wild civet. Ibang-iba na kasi ngayon. Ang ginagawa ng iilan, sila ay nagpaparami ng mga civet at pinapakain nila ng kape. At syempre kinukuha nila ang dumi noon at yun ang ginagawang kopi luwak. Pero noon, ibang-iba talaga. Galing mismo sa kagubatan ang dumi ng wild civet. At pumasok sa eksena ang isang coffee expert na si Tony Wild. At ipinakilala sa West, sa Amerika at sa Europa ang kopi luwak. Dito na sumikat sa buong mundo ang kaping ito. At tumaas ng tumaas ang demand. At magpahanggang ngayon ay marami pa rin ang naghahanap ng kaping ito. Katunayan nga, umaabot sa 5,000 pesos per cup ang kanyang presyo. O diba, sobrang mahal? Kung ikaw naman po ang tatanungin, kababayan, bibili ka ba ng kapeng ito? Hashtag yes or hashtag no? I-comment nyo na po yan sa baba. Woo! Akalain mo, mayroon pala talagang taong umiinom ng 47 cups of coffee a day. Wow, sobrang dami nun ah. Kung ikaw naman po na nanunood ngayon, ilan ba ang kaya mong inumin na kape sa isang araw? Please comment down below. Pero ano ba talaga ang dahilan kung bakit ganito karami uminom ng kape ang taong ito? At ano naman ang nangyari sa kanya? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Kilalanin natin si Honoré de Balzac. Sa loob ng 25 years ay umiinom siya ng 47 cups of coffee a day. Ito ay halos katumbas sa 6 gallons a day. Ayon sa drinkacuan.com, ang tao ay dapat umiinom ng 15 gallons of water kada buwan. So technically speaking, mas marami pa ang naiinom na kape nitong si Honoré de Balzac kumpara sa tubig. At kung pagsasamahin ang lahat ng kanyang nainom na kape sa loob ng 25 years, ito ay halos katumbas na ng isang malaking Olympic swimming pool. Wow, mukhang magandang ideya yun ah. Lumangoy sa isang swimming pool na kape. Sobrang baliw na baliw talaga ang taong ito sa kape. Dahil akalain mo, minsan raw ay hindi na niya tinitimpla ang ground coffee, kundi nginunguya na niya ito at kinakain ng diretso. Ah, mukhang masarap talaga magkape ngayon ah. Lalong-lalo na at tag-ulan. Wala pong political motive itong aking mga kulay ha, dahil ito ay kulay pink at ito ay kulay red. Wala po yung kinalaman sa eleksyon ha. Pero ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba ito ginagawa ni Honoré de Balzac? Bakit siya umiinom ng napakaraming kape sa loob ng isang araw? Posible kasi na siya ay magkasakit o masira ang kanyang katawan dahil sa dami ng kape ng kanyang iniinom. Ang katotohanan po niyan, ang kanyang pag-inom ng sobrang daming kape sa loob ng isang araw ay mayroong mabigat na dahilan. Ang taong ito ay isa kasing sikat na writer. Siya ay sumikat sa Europa taong 1800s. Daang-daang mga nobela, short stories at ilan pang mga magagandang kwento ang kanyang naisulat. Ang katotohanan niyan, siya rin ang nagpasimula ng mga fictional series na mayroong mga crossover ng mga karakter, tulad ng mga series na pinapanood natin ngayon sa Netflix. At ito ang dahilan kung bakit siya umiinom ng sobrang daming kape sa loob ng isang araw. Kinakailangan niya kasi ng pampabuhay ng kanyang diwa upang siya ay makapagsulat ng maayos.